pa, okay. Lahat ng pastor, sino pwede kong isama sa anniversary, sa church anniversary? Una, lahat ng kaibigan mo. Sabi mo sa katabi mo, kaibigan mo. Ha, kaibigan, ha, kaibigan. Okay, friends, lahat ng friends. Okay, second, lahat pwede mo isama yung mga pamilya mo, yung mga pinsan mo, magulang mo. This is ano, family setting, so you can invite your parents here. Hindi ito pang yung service na pwede kayo mag-ibig dito ng magulang ninyo on that day, sa anniversary. Hindi lang sa anniversary, kahit anong Sunday. Pero if you can, if pinaka-best time na ma-invite sila, yung meron tayong celebration dito. Amen ba? So, invite them, your friends, sabihin mo, ano meron doon? Sabihin mo lang, huwag mo sabihin kayong pagkain. Hindi, mo lang. Every anniversary, meron tayong pagkain, meron tayong celebration dito. And it will be very special. Kasi mag-taw na yung church. So, oy, akala ito yung mag-limang-taw na tayo, okay? Malaki ang chance makikita niyo yung mga ninuno dito. Okay! So, on that anniversary, huwag pong black. Okay. Yun. On that day, may mga special service. Hindi lang to preaching at hindi lang siya, it will be something. May mga surprise na it na gagawin. Okay. So, on that day, by the way, magkakaroon tayo ng design. Okay? Mag-aask tayo ng, kailan ba to? Next Saturday, aayusin natin dito tulad nung February. So, on that very day, kakailangan namin ng manpower. Ang tagal naman yan, kapatid. Okay. Kakailangan din namin ng manpower. Lahat ng sa Saturday, that will be on April 7, kakailangan namin ng manpower. So, inviting, sabi mo sa katabi mo, tumulong ka. Tumulong ka. Okay. Okay, so, sino dito handa tumulong? Diba? Anong gagawin niyo, Pastor? Magsasabi ka. Sino na dito nung last seminar, nung sharp turn? Sino dito? Diba nakita niyo may mga design dito? Ayos sa tuloy natin dito. Siyempre, medyo kakaiba yung ayos na yun nung araw na yun. Kasi, ano yun eh? Then, ano pa magagawin? Please, sabihan niyo lahat ng disciples niyo, sabihan niyo lahat ng life group, sabihan niyo lahat ng first timer and everyone to be here. Okay? So, kapigin mo yung katabi mo sa'yo, huwag ka mawawala. Huwag ka mawawala. So, kailan yun? April 8. Next Sunday, bale, meron na lang tayo ngayon sa next Sunday na preparasyon. Next Sunday, ano meron? Resurrection Sunday, Easter Sunday. Okay, gawin natin yung Sunday bago yung anniversary na yun. Gawin natin yung parang pre-anniversary special. Okay, gawin natin pre-anniversary special. So, ang challenging sa bawat isa, sabihin mo dito sa katabi mo, next Sunday, parang itong partner mo, sabihin mo, next Sunday, magdala ka ng barangay. Okay? Sino ang magdala ng barangay next Sunday? Diba? Okay. Kasi, listen, kasi next Sunday, Resurrection Sunday, tapos, yun yung huli Sunday bago tayo mag-ikalimang taon, gawin natin special to. So, kinakausap ko na lahat ng yangro dito. Okay, magkalating ka to, hindi lang kabataan. Okay, pre-anniversary. So, paramihan tayo, punuin natin to. Then, magkakaroon tayo ng kaunting, ang tawag dito? Hindi pa kain eh. Karoon tayo ng kaunting award next Sunday. So, it will be something special. Meron lang tayong mga i-honor na tao dito, okay? May mga i-honor tayong tao next Sunday. So, you'll be amazed kung gagawin ng Lord. Surprise mo na yan. Okay! So, with that, palakpakan natin Panginoon. Come on! Grabe naman palakpakan na yan. Palakpakan na ito. Kaya ako nakikita niyo kasi hindi ako yung mag-preach. Ako lang MC ngayon araw na to. Hindi ako yung preacher. Okay, so... nagsawa lang sila magbumukha ako kahapon, isang maghahapon nila ako kasama. Okay. Ngayon kasi, very special kasi araw ng palaspas, di ba? Pero nandito ka, sabihin ko sa katabi mo, masaya ako nandito ka, di ba? Okay. Hindi ko alam kung yung topic ng preacher natin may kinalaman sa kanya, pero hindi ko man alam yun, di ba? Nasinod sa kanya. Yung preacher natin ngayon, sinabihan ko lang siya 10 minutes bago tayo mag-start. So, nagpapanik na siya, di ba? Okay? So, kakaiba to. And also, tentative date ng camp natin will be
on third or fourth, ano ba tayo normally? Okay, either third week or fourth week ng May. So, pakisulat na sa calendar yon. Normally, that is Thursday, Friday, Saturday. Opo, 3 days po yung count. Okay, mag-release po tayo ng love letter para sa mga magulang nyo. Parang payagan ninyo. With cash. Dahil dito lang. Okay, mag-release tayo. Basta sino po natin sumama ng count? Medyo kakaiba itong camp na to. So, wait for further announcement kung sino yung mga pwede sumama ng camp. Pero lahat ng nakikita ko ng mukha dito, I would be expecting you sa youth camp. Hindi po siya youth camp, okay? It's a church camp, okay? Pwede kahit anong age, okay, available, pwede sumama. So, sabi mo sa katabi mo, sumama ka. Huwag lang baby. Baka may sama kayo ng baby. Okay! Asan si Steve? Ano ba ako? Ano ba ako? Yung si Steve, tawag doon. Si Steve, yung makikita yung bulingit dito, 9 years old, pero kasama siya nung nakaraang camp. Nagkaroon ng encounter yung kay Lord, yung batang yan. Okay, so, kakaiba yung encounter niya kay God. Yung batang yan, so sa camp natin, hindi lang puro games, pero kasama yung games. Kasama yung kasiyahan doon, pero at the same time, ano doon, magpapago buhay mo. Ayoko na magsabi eh, pero maririnig nyo doon paano ang mga ate at kuya nyo magwala. Okay? Makikita nyo doon. Okay, so yun lang po. Sige po, proceed tayo sa offering. So please help, get your Bible. Okay, kailan ang anniversary natin? April 8. Okay. Please get your Bible. Ay, bago pala yun. Please flash muna ng mabilis yung ano, vision. Okay. Meron ba ditong marunong ng graphic design? Marunong ka? Hindi ka nagsasabi. Ay, marunong ka? Okay. Huwag pong black yung phone. Okay. So, meron ba ditong ano, marunong graphic design, maliban kay Ate Nin? Ay, ganito kasi, please, kung meron din marunong kayo gumawa ng graphic design o Adobe o whatever, ito gagawin natin. Kailangan kasi natin palitan to. Kailangan kasi i-create bago na to. Ito, itong tarp natin. So, magpagawa tayo ng bagong tarp, which is, ito yung nakalagay. Pakibasa mo yung purpose. No Christ and make him known. Puno-puno ng energy. Isa ba? Ano? No Christ and make him known. Okay. To know Christ and make Him known. Sabi ko sa katabi mo, Brad sees to know Christ now. Yan, to know Christ, make Him known. Okay. Mamaya, sa mga nag-fire, magkakaroon tayo ng konting talk. Okay, magkakaroon tayo ng talk sa lahat na nag-fire. Huwag ko na kayo uuwi. Okay. Ano to know Christ? Yung church na to, at pangalan ng church natin, BALM in Gilead. Sabi nga, BALM in Gilead. Asan? Pakiflash nga. Ayan, makikita nyo alam pangalan ng church natin eh. Okay, ano? Pakibasa nga, anong pangalan? BALM in Gilead, healing to the nations. Okay, in short, ano nakalagay sa baba? Big church. Sabi mo na sa big church ka. Yeah, sa big church ka. Pero titignan mo, pastor, parang hindi ka naman tayo tiga. Sabi mo sa katabi mo, antayin mo. Ano yung sabihin ng BALM in Gilead, healing to the nations ministry? Yung mga nag-fire kahapon, yung mga nag-freedom day, simula pa lang yun, hindi pa yun yung end. Meron pang part 2 yun. Mas malupit sa part 2. Okay, palamas na yung part 2 pa yun. Ibig sabihin nito, si Lord, ang plano ng Panginoon sa'yo, iparanasan yung kagalingan mo. Yung kanyang kapangyarihan. So, itong purpose, bakit tayo nag-e-exist? The purpose natin, ayan. Ano ulit? To know Christ and make Him known. Ano to know Christ? Sino dito in love kay Jesus? Sino dito mas gusto pa pa in love kay Jesus? Amen! At sino dito mas gustong ma-addict lalo kay Lord? Diba? Ma-addict, diba? Di pong sabihan sa'yo, uy, baliw ka na. Okay lang pa ba? Okay lang ma-addict. Basta kay Lord. Amen ba? Yeah, diba? Basta sinubo namin yung kahapon, mga addiction. Oo, palitan mo, pinalitan mo. Ngayon, addict ka na kay Jesus. Tingnan mo yung katabi mo, diba? Ma-addict yan. Addict yan eh. Addict kay Lord, ha? Addict kay Lord, diba? Addict. Diba? Nagkanyayaan ka ng Bible study, ayaw sumama. Ikaw naman, excited ka mag-Bible study, bakit? Balita ko yung mga barangay ni Darwin, addict to Lord yun eh, di ba? Ay, di ba?
Every Friday, di ba? Okay. So, balita ko yung mga karamig. Balita ko yung katabi ko, adik yan. Adik ka Lord, di ba? Okay. So, ako, adik ako. Official adik ka Lord, di ba? Official adik ka Jesus. Di ba? Certified adik. Dahil pag sinabing adik ka Jesus, ibig sabihin love ka kayo. Hindi ko kinakalihang ikwento lagi si God. Hindi ko kinakahiyang may lumalabas na Jesus sa bibig ko. Never kong kinahiyala. Ibig sabihin to know Christ, kailan ang kilala mo siya, makikilala. Okay, make him known. Ano ibig sabihin na make him known? Ipakilala niya sa iba. Ibig sabihin dito, halimbawa, si Kuya Darwin, ano lang naman yung dati eh? Nandun lang naman sa sulok yan, nakupo lang naman sa sulok yan. Kuya Darwin, di ba? Na-invite lang naman yan dito, nahila lang. Diba? Yan ang nahila. Na-addict. Diba? Nung naalala ko ba, kwento ko lang, nagpang-inasal kami, first Sunday niya dito. Alam mo yung tipong katabi, hindi nagsasalita. Alam mo yung tipong... Ito po si Kuya Darwin, yung bagong nakapula dito. Okay. Hindi nagsasalita! Tapos, hindi ko alam kung nasabihin ko, kasi itsura niya talaga, hindi mo alam kung kakausapin mo, pag nag-joke ko, parang seryoso. Alam mo kung ano? Mukhang hindi mo alam. Tapos, tatay na ako, pupunta ako dun sa kaharapan ng ano, ng orderan. Tapos, sabihin ko dun sa ano, sabihin ko sa iba, uy, kausapin nyo, walang makakausap, kawawa naman, alam mo yung ganun. Pero, tingnan mo, after 3 months, after 4 months, tingnan mo, dinala niya yung mga kabataan, dinala niya yung mga plan, di ba, ma-office na siya. Ano yung ganun ito? Kasi, may usoy lang. Kasi nakilala niya si Kristo, ngayon pwede niya nang ipakilala si Kristo sa iba. So, kaya kayo natalaan, tinanan mo kayo dito makaibigan niyo, kasi gusto niya, gusto nang ibigan niyo makilala niyo si Jesus. Lord, pastor, kilala ko na si Jesus! Kilala mo na ba? Ibig sabihin ng kilala, sobrang in love ka na ba? Yung tipong hindi mo kayang mawala niya sa buhay mo. Ganun yun. Okay? So, sino dito gusto ipakilala si Jesus sa mga friends niya? Diba? So, meron tayong next Sunday, gawin natin ano, Make Jesus Known Sunday, diba? Okay, Make Jesus Known Sunday. Okay, next Sunday. So, next, meron vision. Ano vision natin? Pakibasa. Discipling nations, one soul at a time. Oh, then sabi-sabi. 1, 2, 3, go! Discipling nations, one soul. Okay, discipling nations, one soul at a time. Anong ibig sabihin nun? Ayaw lang namin makilala ninyo si Kristo. Kundi, gusto namin lumago tayo kay Kristo. Sabi mo nga sa katabi mo, lumago ka, oy. Mag-uha. Kung sabi nyo ka to, hindi kasi pwede kayo lang dalawa, ako lang sa kasi Lord, hindi pwede yun. Dapat, ikaw, si Lord, at yung ginagamit na tao ni God. At meron siyang gagamitin na tao sa buhay mo. Okay? Para lumago tayo kay Kristo. Bakit discipling nations? Kasi naniniwala tayo na hindi lang pang Pilipinas siya pagbumukha na yan. Amen ba? Diba? Naniniwala tayo na itong simbahan na ito hindi lang pang Pilipinas. Diba? Kaya nga, last Sunday, sino dito nakakita kay Ate Yuka? Diba? Yung hapon. Diba? So, baka pa yung by July, Australia na naman yung makita ninyo dito. So, abangan nyo na lang. Okay. And last one. Kasi ako, pakibasa. Ano yan? 1, 2, 3, go! In short, anong tawag? World changer! Okay, anong world changer? Pag ang isang world changer, ang world changer na nilalaysan natin sa simbahang ito ay yung dadalhin yung mensahe sa kapangyarihan ni Jesus. Last, kahapon, sino dito naka-experience yung power ni God, di ba? Sa Holy Spirit, di ba? Yan. Yung iba, nagdududa pa sila, tapos bigla nung nasa pool sila nung natulala na lang, di ba? Ganun, di ba? So, ano yung ibig sabihin nun? Mga kapatid, when you said, world changer, gagamitin ka ng Lord para magbago ng mga lugar, ng buhay ng mga tao. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo, binabago na ng Lord. Diba? Binabago na ng Lord. Di ba? So, marami pa yan. One day, may tumuro ko yan. Pero as of now, can I ask for the opening box? Na pala. Okay. As of now, can I see guys, dito ng lahat ng love si Jesus. Love si Jesus, lahat ng gusto ma-in-love. Okay. Hindi na magbibigay ng Bible verse. Abusan ako ng oras eh. Pero magpupwento na lang ako. Okay. Itong pwento ito, hindi ito gawa-gawa lang. Sa mga hindi pa po nakarinig dito,
hindi mo narinig to dahil narinig mo lang. Narinig mo to kasi pag ito klinin mo in faith, ang mangyayari, ma-experience mo yung same miracle o yung same power ng God. Gusto niyo ba yun? Hindi mo narinig ang kwento for the sake ng narinig mo lang. Narinig mo to kasi may gustong gawin ng Panginoon na halos kasi tulad doon o higit pa doon. Starting this Sunday, magkukwento ako ng mga galawang Jesus. Galawang Jesus. Ayan, galawang Jesus. Okay, mga miracle na ikaw mismo, pag narinig mo itong kwento ito, hindi ka maniniwala. Ang Bible verse ko lang bro, dito simple-simple, nothing is impossible with God. Sabi mo nga sa katabi mo, nothing is impossible with God. Okay? Naniniwala ko, walang imposible sa Diyos. Okay. Sa mga nakarinig na ng kwento ito, huwag ko kayong spoiler kasi ilang beses na hindi itong narinig. Humidays pa to. Okay. Okay. Meron daw isang mag-ina na, this is true story ah, meron daw mag-ina na yung nanay, eh medyo naghihikaw sa buhay. Medyo wala silang budget. Tapos, yung malaking utang nila. Malaking utang nila. May utang sila. Tapos yung itong, ito yung utang nila, medyo ganun kalaki at kailangan na sinisingil na sila. Tapos, sabi nung bata, sabi nung anak niya, okay, kayo, sabi nung anak niya, nakita yung, ay, hindi pala sabi, nakita yung nanay niya parang nalulungkot. Tapos, may nabasang libro yung nanay niya na about God, there's nothing impossible with God, about miracles. Na si Lord, alam niyo wala ba kayo na kaya ni God mag-provide out of nowhere? Kunyari, wala. Biglang nagkaroon. Walang laman yung pulsa mo. Biglang magbunod ko, may pariya na. May machine ko na. Okay. Kasi ano yung magic? Walang magic ni Jesus, miracle. So itong tao ito, claim niya lang. Sabi ng nanay, inawakan niya lang, Lord, walang imposible sa'yo. Ikaw yung Panginoon na kaya mag-provide. O makinig. Ikaw yung Panginoon na kaya mag-provide na mula sa wala, pwede magkaroon ng meron. Ano yun? Mula sa wala, pwede magkaroon ng meron. Meron siya utang na kailangan bayaran. At nalulungkot siya. Pero sabi niya, Lord, sabi mo kasi, ikaw magpo-provide, ikaw ang magbibigay ng pangangailangan ko. Ikaw ang solution ko. Yung anak niya, ang ginawa ng anak niya, kumuha ng dahon. Dahon! Pwede na yung dahon. Nagkakuha ng dahon, balik na bata. Siguro kasi late ni Steve. Basta si Steve. Wawala na naman. Ayun. Si late yan. Kuha ng dahon. At naglalaro lang eh. At pinag sinabi niya dun sa nanay niya, Ma, pera. Dahon. Ma, pera. Eh siyempre, naglalaro lang naman. So, nakihoo na lang yung nanay. At sabi niya, O anak. Kinuha niya yung dahon. So, ma, pera. O anak. Sige, salamat. Pagkakuha niya nung dahon, pagkahawak. This is true story. Pagkahawak nung dahon, di ba, hawakan niya yung dahon sa kamay niya. Ang hawak niya dahon, ha? Pagkabukas ng kamay niya, pera na. Pagkano yung pera na yun, yung amount na kailangan nila para pambayad ng utang. Kinikilabutan ako. Okay! Ngayon, meron pa. Hindi pa natapos doon. Then isang araw, yung anak niya ito, nag-iayaan na bumili ng siopaw. Sabi ang anak wala tayo pagbili ng siopaw. Ganun sila kahirap. Pag ginawa yung bata, pero naman yung bata na ito, kasing late ni Steve. Muha ng papel, wala gagawa nito ha. Muha ng papel, pinulit-punit yung papel, nilagay sa garapon, at ipinagay sa nanay. Mapera. Alam niyo ba? Hindi kasi nakita na ng nanay yung milagro ng una eh. Oo. O kinuha niya yung garapon, binuksan yung garapon, yung punit-punit na papel na ipera. Ngayon sabihin niya sa akin, walang imposible kayo. Pwede pa natin parapakan ng Panginoon? Ano sabihin ko sa akin? Pastor! Okay lang yan. Hindi. Marami akong pwede patunayan sa inyo. Kahit dito sa church na ito, sa Pia Algen, biglang nagkaroon ng pera out of nowhere.
May mga tao dito bigla nito. Marami yung istorya, marami yung kaibigan, may mga kaibigan no, bilang ATM nila, nagkaroon ng pera out of nowhere. Diba? Alam mo yung ganun, tayo may sarili tayong experience dito. Pero hindi miracle si Lord gumagawa ng gumagamit ng tao dito, bigla may magbibigay sa atin ng malalaking halaga out of nowhere. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, walang imposible sa Diyos. Pero gano'n lang iniintay ko eh, yung gano'ng experience sa tipong ano? Yung tipong wala ka na? Naglalakad ka lang, sumipa ka ng lata. Pagkas, sinipa mo lang out of nowhere, nagka-pray ka, Lord, wala ko ng tulong, may nakita kang lata. Na, ano mo yung ano, latang gamit? Sinipa mo lang, siguro naiinis ka o wala lang. Pagkasipa mo, gumulong yung lata. Tapos nakakita, pagka hindi ko nagulong yung lata, nakita mo sa loob ng lata, pero nung perang amount na kailangan mo. Ngayon may tanong ako, sino naniniwala doon? Tanoy mo yung katabi mo, naniniwala ba? Naniniwala mo ba? So sa pagbibigay natin sa hapon na to, gusto ko kayong i-challenge. Everyone in this church, we are teaching you to give. We are not teaching you to give kasi kailangan ng church. We are teaching you to give kasi kailangan mo. Diba? Ano ba yung word? Pag anong inani mo, yun ang aanihin mo. What you sow, anong tinanin mo, yun ang aanihin mo. What you sow is what you reap. So thank you sa akin lahat. Sino dito gusto mag-sow, mag-reap ng miracles? Sino dito gusto kumani ng milagro? Sino gusto dito makaranas ng ganun? One day. Hindi ko alam kung kailan, pero one day. Then, I will challenge you. Let's keep out of faith. Na Lord, naniniwala ako one day, ipaprovide ko mga needs ko. One day, you will provide for my needs. Amen ba? So, tumayo po tayo lahat. Sige tayo ng lahat. So, lahat ang naniniwala na God will provide and God will do miracles, let's just pray. Let's just pray. Okay. Panginoon, maraming salamat po sa oras. Thank you sa opportunity, Lord, na ito maranasan yung kapangyarihan po ninyo, yung milagro po ninyo. At sa oras na po, kayo po yung gumalaw, Panginoon. Salamat sa kabutihan po ninyo. Lord, sa pagbibigay ng bawat isa, sina-challenge ko yung puso ng bawat isa dito. Ano ba ang edad? Na we will give more what is required. Thank you, Jesus, for everything. We give you glory and praise. Thank you. Amen. Tayo po yung magbigay, mga kapatid. Sige po, muna po tayo. Tayo po yung magbigay. Salamat po. Thank you.